Gaya ng bunga nito, ang dahon ng duhat ay kapaki-pakinabang din. Sa India, ilang siglo na itong ginagamit bilang traditional na panglunas at herbal medicine. May mga tao rin na ginagamit ito bilang aphrodisiac upang tumaas ang kanilang sexual interest. Pag-usapan natin ang ilan sa mga benefits ng dahon ng duhat. Number 1, siksik sa antioxidants. Mahalaga ang papel ng antioxidants sa pag-neutralize ng free radicals na nagdudulot ng cellular damage at chronic diseases. Ang dahon ng duhat ay mayroong vitamin C, vitamin A, flavonoids, polyphenols, phytochemicals, at phenolic compounds na nagtataglay ng antioxidant properties. Ayon sa pag-aaral, ang katas ng dahon ng duhat ay makakatulong upang mapababa sa normal level ang reactive substances at hydroperoxide sa kidney at liver tissues. Ang antioxidants ay makakatulong din upang maiwasan ang signs of aging at inflammation. Number 2, pampalakas ng immune system. Kung gusto mong magkaroon ng protection laban sa sakit, ang paggamit ng dahon ng duhat ay makakatulong din. Ito ay nagtataglay ng immune boosting properties na makakatulong upang lumakas ang defense mechanisms ng iyong katawan laban sa iba't ibang uri ng sakit at impeksyon. Mayroon ding vitamin C ang dahon ng duhat. Ito ay makakatulong upang lumakas ang immune system. Ini-stimulate nito ang activity ng white blood cells na nagbibigay proteksyon sa iyong katawan mula sa impeksyon. Pini-prevent din ito ang respiratory infections kagaya ng common cold, cough, at asthma. Number 3, nagbibigay proteksyon laban sa cancer at tumor. Dahil sa taglay na anti-cancer at chemo-preventive properties ng dahon ng duhat, ito ay makakatulong upang maiwasan ang paglago ng cancer cells at tumor. Ayon sa pag-aaral, ang katas ng dahon ng duhat ay effective sa pag-prevent ng hormonal breast cancer at colon cancer. Mayroon ding flavonoids ang dahon ng duhat na nagpapakita ng anti-cancer effects. Makakatulong itong sugpuin at pigilan ang paglaganap ng cancer cell. Samantala, ang taglay nitong polyphenols ay may anti-carcinogenic properties na pumipigil sa epekto ng cancer cell proliferation, apoptosis, paglago ng tumor, at pagkalat ng cancer cells. Number 4, nakakatulong sa digestion at weight loss. Mayroon ding astringent properties ang dahon ng duhat na makakatulong upang maibsan ang common digestive problems tulad ng diarrhea at dysentery. Ito rin ay nagtataglay ng dietary fiber na nagbibigay lunas sa digestive disorders at nagpo-promote ng normal bowel movements. Ang katas nito ay magagamit din sa prevention at treatment ng stomach ulcer. Maliban dito, ang dahon ng duhat ay maaaring makatulong sa mga taong gustong magbawas ng timbang. Dahil sa taglay nitong bioactive compounds, gaganda ang iyong metabolism. Kaya mas makokontrol mo ang iyong appetite at mababawasan ang iyong craving sa pagkain. Number 5, nire-regulate ang blood sugar. Mayroon ding anti-diabetic properties ang dahon ng duhat. Kinoconvert nito ang carbohydrates papuntang energy para ma-regulate ang blood sugar levels at makontrol ang diabetes. Ang dahon ng duhat ay mayaman din sa bioactive compounds tulad ng alkaloids na may kakayahang pababain ang blood sugar levels at pataasin ang insulin production. Kaya ang pag-inom ng tea na gawa sa dahon ng duhat ay makakatulong upang bumaba ang blood sugar levels. Number 6, pinopromote ang heart health. Ang dahon ng duhat ay makakabuti rin sa ating puso. Ito ay may good source ng potassium, isang mahalagang mineral o electrolyte. Ang potassium ay sumusuporta sa kalusugan ng puso at makakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Mayroon ding magnesium ang dahon ng duhat na makakabuti sa lipid profile, muscle at nerve function. Pini-prevent ng magnesium ang arrhythmias sa mga pasyenteng may congestive heart failure. Additionally, ang dahon ng duhat ay nagtataglay ng thiamine na kailangan sa cellular energy production ng mga internal organs, lalo na ng heart at neurons. Ang fiber na taglay ng duhat ay makakatulong din upang mapababa ang total blood cholesterol levels. Number 7, anti-inflammatory effects. Ang dahon ng duhat ay makakatulong din sa mga taong may inflammatory-related diseases. Mayroon itong bioactive compounds na may anti-inflammatory properties. Kaya magandang isama ang dahon ng duhat sa anti-inflammatory diet. Ayon sa pag-aaral, ang dahon at balat ng puno ng duhat ay mayroong ethanolic extract na nagtataglay ng anti-inflammatory effects. Napatunayan din sa animal study na may kakayahan itong pababain ang joint space loss, tissue swelling,
at bone resorption sa mga daga. Kaya naman, ang pag-consume ng dahon ng duhat ay maaaring makatulong na mabawasan ang inflammation o pamamaga sa katawan. Ito ay posibleng magbigay lunas sa mga taong may arthritis at inflammatory bowel diseases. Number 8, panglunas sa infections at allergy. Para naman sa mga taong madalas magka-infection o may allergy, ang dahon ng duhat ay posible ring makatulong sa iyo. Ito ay nagtataglay ng phenolic compounds na may antimicrobial properties tulad ng flavonoids, betulinic acid, cretagolic acid, quercetin, myricetin, tannins, at camphorol. Ang mga nasabing phenolic compounds ay effective na panglaban sa iba't ibang uri ng bakterya, kagaya ng Staphylococcus hominis, gram-positive, at gram-negative bakterya. In addition, ang flavonoids na matatagpuan sa dahon ng duhat ay mayroong anti-allergic properties. Maaari rin itong magamit bilang panglunas sa dysentery, isang uri ng gastrointestinal disease o bloody diarrhea na dulot ng chemical irritation sa gut, bacterial at parasitic infection. Number 9, pinopromote ang skin at hair health. Kung gusto mong mapanatiling healthy ang iyong skin at hair, pwede mo ring isama sa iyong diet ang pag-inom ng tea mula sa dahon ng duhat. Dahil sa taglay nitong vitamin C, siguradong magiging radiant at youthful looking ang iyong skin. Ang vitamin C ay isang potent antioxidant na nagbibigay proteksyon sa ating skin mula sa nakakapinsalang toxins. Pinapatay nito ang free radicals at pinopromote ang collagen synthesis, pati na rin ang pagsasaayos ng body tissue. Bukod dito, ang vitamin A na taglay ng dahon ng duhat ay makakatulong para gumanda ang skin color at maiwasan ang development ng acne. Piniprevent rin ito ang overproduction ng keratin na nagboblock sa hair follicles o pores ng skin. Number 10, pinoprotektahan ang liver at kidney. Base sa lab study, ang katas ng dahon ng duhat ay may liver protective at diuretic abilities. Ito ay nagtataglay ng bioactive phytochemicals na pumipigil sa risk ng liver at kidney disease. Ang dahon ng duhat ay mayroon ding iron at ascorbic acid na makakatulong sa liver problems. May kakayahan itong ayusin ang liver cells at panatilihing normal ang enzyme levels. Number 11, pinopromote ang oral health. Ayon sa mga eksperto, ang pag-consume ng dahon ng duhat ay makakabuti sa gums at teeth. Ito ay nagtataglay ng natural acids na makakatulong labanan ang bakterya at i-maintain ang oral hygiene. Ang astringent properties din ng dahon ng duhat ay nagpapatibay sa teeth at gums, swak na solusyon para sa oral health problems. Kung uugaliin ang pag-inom ng tea mula sa dahon ng duhat, may iwasan ang pamamaga at pagdudugo ng gilagid, pati na rin ang risk ng bad breath. Furthermore, ang taglay na antibacterial properties nito ay makakatulong upang maiwasan ang mouth ulcers, gum infection at bleeding. Ito ay traditional na ginagamit para sa oral hygiene, so magandang isama ang dahon ng duhat sa iyong dental care routine. Number 12, anti-anemic effect. Ang anemia ay isang health condition kung saan mas mababa sa normal level ang bilang ng red blood cells o hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa lahat ng body organs. Ang mga taong may anemia ay nakakaranas ng weakness, tiredness at shortness of breath. Ito ay nakakaapekto sa mga kababaihan at bata. Gayunpaman, sinasabing ang anemia ay maaaring maiwasan at magamot gamit ang dahon ng duhat. Ito ay may good source ng iron na makakatulong upang malunasan ang iron deficiency anemia. Ang iron ay isa sa pinakamahalagang minerals para sa ating katawan dahil kailangan ito sa production ng hemoglobin and myoglobin. Ano-ano ang side effects ng dahon ng duhat? Ayon sa Ayurveda, gamitin ang dahon ng duhat in moderation dahil ang taglay nitong fiber ay maaaring magdulot ng bloating, gas, constipation, gut irritation at vomiting. Meron din itong oxalate na posibleng magdulot ng kidney stones. Although ito ay possibly safe para sa karamihan, ang dahon ng duhat ay dapat gamitin ng may pag-iingat na mga buntis at nagbe-breastfeeding. Kung meron kang diabetes o sumailalim sa operasyon, ito rin ay maaaring magdulot ng sobrang low blood sugar levels dahil sa low glycemic index nito. So kung buntis ka o may iniinom na gamot, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumamit ng dahon ng duhat. Pero tinuturing na safe i-consume ang dahon ng duhat kung ito ay gagamitin in moderation. Ayon sa mga health experts,
Ang mga taong walang komplikasyon sa kalusugan ay maaaring mag-consume ng 10 to 15 grams o 3 to 4 teaspoons ng katas ng dahon ng duhat. However, ito ay hindi dapat kainin o inumin kung walang laman ang iyong tiyan, lalo na sa umaga, para hindi ma-irritate ang iyong digestive tract. Ikaw, nasubukan mo na bang uminom ng tea na gawa sa dahon ng duhat?